had trouble sleeping, so I stay up late at night in a room lit by the TV light. All I want is to get some shut eye, but my thoughts are keeping me awake. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do. My mind occupied so that I can focus on anything but you. 'Cause all I want is to get some shut eye, but the thought of you is keeping me awake. I don't know what it is. Parang papalapit na papalapit, kinakabahan sila. Iisip ko yung mga concept kong Tatandaan mo pa ba yung linyang to? Ito yung kamay ng tao na gusto kong pakasalan. Di ba yan yung linyang binitawan ko sa'yo nung unang beses tayong mag-holding hands? Ang sarap lang sa feeling kasi, ayun, natapos na, nakaharap na tayo sa Diyos, sa mga magulang natin, sa mga kamag-anak at kaibigan natin, tsaka sa mga taong malalapit sa atin. Sobrang saya ng puso ko ngayon, Mami, kasi sobrang lawak pala ng ibig sabihin nung ito yung kamay ng tao na gusto kong pakasalan. Kasi pag masaya pala ang buhay, kamay mo pala yung makakasama kong magdiwang. Kapag mahirap, magiging karamay ko. Sa panahon ng sakit, ikaw yung mag-aalaga sa akin, o yung kamay, ako yung mag-aalaga sa'yo. Siyempre, kahit matanda na ako, alam mo naman, minsan meron akong pagiging isip bata. Kaya parang ito rin siguro yung kamay na pupukpok sa akin kapag naliligaw ako o nasasobra na sa pagiging isip bata. At syempre, higit sa lahat, ito yung kamay ng tao. Ayan, ito yung kamay ng taong makakasama kong magpalaki, mag-aalaga ng mga anak natin. Maraming salamat, Mami, kasi ikaw yung may-ari ng kamay na to. Halos 3 taon din tayong nagsasama. Sorry, Lord. Apat. 3 ng live-in. Kaya sorry, Lord. Napakadami na nating nakitang pangit sa isa't isa. Pero syempre, alam mo naman, lagi nating pinipiling magstay sa isa't isa, magstay sa pagmamahalan nating dalawa, hindi lang para kay Mabi, kundi para sa ating dalawa din. Kaya pinapangako ko sa iyo na magiging matatag at tapat ako bilang asawa mo, bilang padre di pamilya.
At ngayon, kasal na tayo. Alam kong mas madami yung mga pagsubok na darating sa atin. Pero naniniwala ako na mas malakas tayo ngayon. Kasi hindi na lang magulang natin yung pumayag. Sabi nga ni Father, kasama na natin yung Diyos. May basbas na tayo ng Diyos. Kaya sa araw-araw na magkasama tayo, nakahanap na ako ng formula kung paano tayo magiging masayang mag-asawa, lalo pag magkaaway tayo. Kasi pag magkaaway tayo, pag tama ka, dapat tama ka. Pag tama ako, dapat mali ako. Pag parehas tayong tama, ikaw lang yung tama. Pag parehas tayong mali, ako naman yung mali. Ganun lang. So in short, dapat lagi kang tama. Para hindi tayo mag-away. Pero okay lang yun. Kasi alam ko kung paano mo ako inintindi nung panahon na nakakulong ako sa sarili kong utak. Nung panahon na lagi akong takot. Yun, nag-anxiety ako. Yung patience mo sa akin. Panahon na ikaw lang lahat yung gumagawa para sa atin. Maraming salamat sa pag-intindi. Pero huwag ka mag-alala, mami. Huwag ka na masyadong mag-alala sa akin. Kasi kahit wala sa itsura ko, araw-araw kong pinipilit maging malakas para sa inyo ni Mabi. Salamat! Kasi mula-simula, nung pares pa tayong walaan dyan ka, lahat ng naiisip ko, sinusuportahan mo. At hanggang ngayon, ganun ka pa din, di ka nagbago. Wala akong pinagsisisihan sa lahat ng desisyon natin bilang mag-partner, kasi kahit madami tayong lagapak moments na iniyakan, yun yung mga nagpatibay sa ating dalawa, kaya dito tayo ngayon sa punto to. Pinapangako ko sa'yo na makakasama mo akong magdiwang sa lahat ng parating pang tagumpay sa buhay natin, sa ating pamilya, higit sa hirap, higit sa lahat. Iyokin ka tuloy. So ito ang hindi niya nakikitang side ni Junjun. I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Hi, mahal. Maraming salamat. Tinupad mo yung pangako mo sa akin. Sa harap din ng mga magulang ko na babalik ka sa harap nila para pakasalan ako. Naalala ko nung nalaman natin na buntis ako, iniisip ko pa lang paano tayo. Anong mangyayari sa atin? So, ang sinasabi mo lang sa akin, ikaw ang bahala, magtiwala ako sa iyo. Yan ang palagi mong sinasabi sa akin. Ngayon, meron na tayong 3 years old na anak na makulit, pogi, malusog, matalino at mabait na anak. Alam mo, na-realize ko na binigay sa atin ng maaga si Mabi para maging responsabling magulang sa murang edad. Iparanas na hindi ganun kadali ang buhay. Sa 4 na taon natin, nakita ko sa'yo paano mo kami minahal ng sobra. May mga pagsubok na susubukin ang pasensya nating dalawa sa isa't isa. Pero lagi mong tatandaan, nagtatampo o nagagalit man ako. Hindi kita iiwan. Salamat dahil natupad yung pangako mo. Sobrang saya ko, sobrang saya ng puso ko. Daddy, sa mga panahon na napanghihinaan ka ng loob, takot at pangamba, andito ako para samahan ka at paalalahanan ka na kaya mo yan. Kung kaya nila, kaya mo din. Palagi ko yan nire-remind sa'yo. And andito lang ako, Daddy, para buwangaan ka. Hindi ako magsasawang gisingin ka kapag hindi ka nagigising ng maaga. Dahil yan ang lagi natin pinag-aaway. Sana naman madalas ikaw na umaunang magising, no? Pero alam mo, hindi ko man to nasasabi sa'yo. Hindi man ako showy na jowa at asawa sa harap ng maraming tao. Nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan niya ako ng mapagmahal na asawa at mapagmahal na daddy kay Mavi. Ngayon, ito na talaga. So, totoong asawa mo na ako. Sa harap ng Diyos at sa pamilya natin, mahal na mahal kita. Love you. Love you. Yeah, I remember tears on the laughter. We fall so fast and let us go. It's you.
the end.